Ang tanong ay, kukunin niya ba ito? Especially up against si Kaja. Oh! What? What? At daan, nagulat ang mundo! Haji Kai Soto! Speechless tayong lahat ngayon, nagulat tayo kasi kailan ba natin ito huling nakita? Si Escalera, Escalera pa ang gumamit nun. Selena Novaria pa yun. It's gonna be a pero question na makikita din natin ang sagot as we enter the last game of this best of three series between Blacklist International TNC Pro Team. Napatagal pa ng Blacklist International ang serie na to by taking a dominant Game 2 victory. Pero ang tanong, matatapos kaya nila ito and deny TNC once again of their points. Grabe yung conditions na meron ang lineup ng Blacklist International. Again, Selena specialist indeed. Etong si Haji. But then, sobrang kailangan nilang ma-fulfill yung requirements ng lineup na to para mas mapataas yung likelihood ng chances nila na manalo dito sa laban. Pero, so, hindi lang din pala yung hitbox yung pwede nating i-expect, no? Yung vision na mapoprovide both ng Selena and ng Novaria. Throwback to, season 3 tsaka 4. Yung Selena, hindi naman counter, pero parang magandang, magandang sagot laban sa Kaja kasi yung vision na pinaprovide mo. Pero the thing is, may limit na kasi yung buhay. Kasi may taning nga sa buhay yung traps. Hindi na siya ganun katagal. Pero kinagandaan dito yung reset. Yung reset sa kanyang dash. Ay, oo. Basta makalmot ka niya, may sure out yung Selena. Akala ko dati tatlo lang eh. Di parang yung kulit na pwedeng nating makita kay Haji dito, parang yung mga vengeance ng Carlot pala pag napagbigyan. Mahabdi din talaga. Nakalital ignition din kasi si Haji. And when we look at this Selena now, as far as I know, there is a potential for 4 dashes on this Selena kung sakaling magaling mag-reset. Yeah, yung initial na tatlong dash, isang kalmot, refresh, tapos yung pang-apat na pang-out. And it's going to be interesting kung kaya nga ba itong gawin ni Haji this time around. Super Yoshi taking the tough boots as his first item. Magpapa-level 4 lamang ang kuponan ng TNC Pro Team dito sa XP lane. Pero sa mid may nangyayari na. Super Yoshi, may flicker na na-burn para dito sa kanya. Kaso merong diversion. Tatlo to, naalam ng TNC. Haji ngayon magiging first blood. Sinundan mo pa ni Yue. Dalawang napakakailangang maingat sana na heroes ng Blacklist International. Yeah, so ito yung downside ng lineup ng Blacklist International. As long as much as meron silang potential na mag-chain ng kanilang mga CC at maging annoying sa frontline with the missile arrows and the traps and the skills of the Novaria. The thing is, wala silang natural frontliner. It's just a Fredrin. So, every single time nagagawa ng diversion play ang TNC, nakakatakot for Blacklist International kasi first of all, di mo na sila magagaling and walang kayang mag-check na mga bush sa kanila. Although, you could say na pinick ng Blacklist International yung Selena as a counter against the Louis kasi nandun yung mga visions. Still, wala kasing sasalo nung wala sasalo nung gang. At kanina nga nakita natin yung shot gold. Kasi na-hold nila yung gold lane. But, it's different when the energy shields are down. Yoshi! Speaking of down, magiging down nga ba ngayon si Sensui kasi ginamitan siya ng Divine Judgment. May taunt pa na naabutan para dito kina Ryzen. Mabipigilan din yung aggression dahil may mga tumama na Abyssal Arrow. Pero very low si Sensui on HP ngayon for Blacklist International. At mukhang isesecure na nga ng TNC. Etong pagong, naispatan si Heads. May diversion nga lang din tayong makikita. Makikita at masasalubong ba si Oheb? Mag-iingat yata, pero natutunugan ba? Natutunugan na niya ata. Hindi tatama ang combo ng Luigi. Pero forced pa rin ang kanyang flicker out. Haji now guarding Oheb dito sa gold lane. Nandyan na rin si Yue pero mukhang hindi pa rin sila makakaangat, papi. Ayan na, magsimula na. Magsimula na ang Nomad, Nomad's Phenomenal Tower Taking. Binit ka ng pangalan. Nomad's Phenomenal Tower Taking. One down na. Episode 1 na guys. Wala nang energy shields. No. At naghahanap na rin ng pangalawa pang episode. Kumbaga, pinapaakyat na yung team para mag-survey doon sa baba. For this game. Kasi hindi na talaga namamalayan ng Blacklist International na inuunti-unti sila. Pero speaking of namamalayan, namalayan yata ni Sensui! At nahanap si Nomad taking him down prior to this turtle. Commercial breakdown muna, bossing. At saktong-sakto sa commercial break, nandito na rin yung special episode na Turtle Take.
second turtle of the game. Oh, no, third turtle si Yoshi, nahuli si Haji. Nakapag-flicker, nahuli pa din, pero nakapag-dash out. So, hindi naman nabigyan ng TNC. Medyo weird na nag-flicker Divine Judgment doon na walang damage dealer. Walang retry kanina si Sui, pero ngayon meron na. Oo, mukhang meron matoton. Ryzen dito, nangangalati ang buhay. Binubutan ng mga Churiken na talag to final blow. Kaya naman matatanggal yung retry holder ng TNC. At mukhang blacklist this time ang makakasecure ng turtle objective. Yun naman pala eh, kapag may kinain, tas naghahanap kung saan idutura, lapagan mo ng Alecto. Oo. Hindi na magalaw yung dinosaur. Yung kakasabi lang natin kanina eh, basta tinamakan ng paan, ang dami kasunod. At yung mga sunod-sunod na damage na yun ay paniguradong kailangan ng abangan ng TNC Pro Team. Parang, hindi ko alam kung ako lang ha. Skills ng blacklist kasi nakatalisman pa sila pareho. So literal na hindi sila maubusan ng mga ibabato dito at ways para hanapin ang TNC. Kailangan lang ingatan yung mga angulo kasi katulad niyan, mukhang hindi pa informed. Pero ngayon informed na sila. Mas malala pa sa Jowa reveal na hanap lahat ng mga nandoon. Sobrang bantay sarado yung mga brushes. Talagang chine-check lahat. At hindi sila nauubusan ng pan-check. At speaking of pan-check, dalawa na naman ang na-check. Pero Alecto final blow, binubusan naman kay Ryzen. Oh! Kaso nagabitan na Divine Judgment dito si Edward. Sabay yung sustain mula doon sa Detonas. Welcome! Oh, no! Kailangan nating pansinin talaga. Kasi dalawang miyembro ng Blacklist International ang nawala. Nagka-disconnection ata. Yung tatlo naglo-lord. Tapos yung dalawa na masyado ng malalim. Yeah, grabe si Ryzen. Dami niya sinalo. Actually, sinalo niya lahat. And nabuhay pa rin siya. Oh, dagdag pa sa loob. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Kung baga sinusuportahan lang niya yung naratibo na sinasalo niya lahat. Oo. Oh, sabi niya kasi, ako na to eh. Ako na si Big Brother. Big guy eh. Oh, wait lang. Diversion play coming in from TNC. Para lamang dalhin ang dalawa at pati na rin ang jungler. Oops. Nandito na naman si OM. Pero yung vision niya tayo hindi sumapat para manakaw nila Yue. Nandun pa din ang Retry ni Ryzen. So ang Lord ay mapupunta sa TNC. Oh. Oh, parang yung dinosaur. Pili ko may hit rate tayo nung, nung araw sa kanya. Ahama kayo ni Ryzen eh. Shoutout sa mga nagko-comment ng Creator Camp. Ito, Creator Camp ba to? May napag-isa si Yoshi pero makaka-flicker out. Hindi rin siya mapapatumba ng kahit anong Little Ignition. At mukhang ang Blacklist International ang focus muna ay patumbahin itong Lord. And parang kanina, oo, tinatry or nagiging successful nga naman yung pinag-uusapan natin na pinapunish or binibigyan agad si Ryzen. Pero at this point, parang kapag kaganoon, meron at meron ng madi-divine judgment from Blacklist eh. So, parang doble ingat na rin ang kinakailangan nila, hindi na kayang mag-all-in ng sobra. But the thing is, I think there's a disconnect between the positioning of Yoshi and the other squad. Kasi parang hindi nila ma-fully utilize yung divine judgment. Hindi sila makapagsama-sama. Now that the flicker has been burned out, may 2 minutes ang Blacklist International na walang instant jump na manggaling dito sa TNC. Even though may diversion play, again, yung talon ni Yoshi rito, he will always be spotted out by this vision coming out from Blacklist. And the vision coming out from Blacklist, parang kahit saan nga tumapak, wala nang privacy. Grabe, same na same yung rutang dinadaan yung sa shot. Either one of those three, malaking target for Blacklist International. Ang problema na kasi ng Blacklist ngayon, is kailangan talaga tamaan ng Astral Echo si Super Yoshi kasi alam natin isang kadya, walking win condition yan. Sobra. Nakakatakot. Kumbaga, pag nakakuha talaga ng target, ay dire-diretso na talaga dapat ang damage for TNC. Ano yun si kadya? Blind item. Honest Oti itong mahihila ko. Honest Oti. Meron ba? Okay. Masyado malalim. But teka lang, may natatamaan na naman. Sensui, papasok na rin yata. Ryzen, pinopoke at pinabawasan. Ginamit na rin niya yung kanyang Detonas Welcome. Tapos nang hangalahati na ngayon sina Super Yoshi. Sensui doon, natamaan din ng Missile Expert. Pero sobrang nangangalahati at ang daming pokes ng Blacklist. Oh. They need to go home. Kailangan nila umuwi. Ang sakit na ng mga poke na nanggagaling sa Blacklist International. At kalahati na nga rin ang buhay ng Lord. Oh, diversion my play doon sa may bandang itaas. Ilan ang dadalhin? And that's a Paquito as well. Pero nakita na siya. Reset muna doon sa Lord. At meron ang Yoshi conceal play. Yoshi! Si Edward yata ang hahatakin. Mabuburst down pa siya this time. Mukhang makakatakas pa. At nabagsakan ng mga miyembro ng TNC ng Appraiser's Wrath. Sabay sinundan ng damage nila Yue. At ngayon si Nomad ang sa ikalawang nawala. So that's two crucial heroes right now for TNC. Ang Blacklist International mukhang sila ang nagwagi. At itutuloy pa ata nila ang Lord dito. From a 2K gold lead, 1,000 na lang ang lamang ng TNC Pro Team. Isang diversion play that went wrong. Blacklist ngayon ang kukuha ng ating Luminous Lord. I don't think that was the right target for Super Yoshi. If mabuhay siya under the Divine Judgment, pwede lang gamitin ni Edward yung Eye for an Eye.
and sobrang dali lang tumakas doon. Ang ginawa pa nga niya, eye for an eye, Electo final blow pabalik, na force him purify and the oh my goodness. Spin of nature, and ito na yung pag-arangkada ng Blacklist. Sobrang napalibutan yung mga nasa ilalim ng tore. Kahit yung mga pinakaligtas na lugar sa mapa ng TNC, parang hindi naligtas ngayon sa Blacklist. Alam mo, na-miss ko tuloy yung Pilipino sniper era ni Oheb. Oh. Imaginin mo kung after mo matamaan nung pana, Star Shatter, binigyan ka pa ng Rainer's Apathy. Sana nga nag-bayad sila dito, no? Dream come true talaga. Dream come true para sa lahat ng mga mahilig sa mga mahahabang skill shot. Uy! Tinamaan pa rin doon! Si Heads ng Abyssal Arrow, napipigilan yung gustong aggression talaga ng TNC this time. At nauubos si Saisa yung mga inhibitor turrets. Pumasok pa si Edward with the Electo final blow. May Lord pa kasama ang Blacklist International. Kinakailangan depensahan ng TNC ito. Divine Judgment available na rin para kay Super Yoshi. 1v1 with a Great One doon sa baba. Pero mukhang makakadepensa naman ng inhibitor turret ang TNC. Pero kamunti ka na. Depensa muna para sa kanila at disiplina naman para sa Blacklist. Yeah, habang tumatagal to, and if same lang yung magiging laro ng TNC, ang laki ng magiging problema nila kasi tumataas pa yung damage output ni Novaya dito. And also, as well as Haji. Actually? Pati yung Selena mahabde dahil naka-lethal ignition din si Haji. Siya yung naka-lethal ignition. Kahit na ay, alam mo naman, huwag nyo natutuloyin ang kanta na yon. Pero TNC, defensive right now. Wait lang, si Edward ulit. Ito ba? Magiging defensive din dahil si Edward ay hindi na mabubuhay pa doon. Lima-lima ba naman ang nakahanap sa'yo? Nako, wala talaga malakas sa lima. Kahit Benedetta ka, hindi ka makakatakas doon. Maliba na lang kung na... Oh, grabe ah. Si ano, Nomen nagpapakita pero Super Yoshi and Hatred, hindi pa rin natin alam kung ano yung plano nilang gawin. Basta magkasama sila, baka isa o tumipi o dalawa papunta dito sa Blacklist. Kasi maging Blacklist yata, nag-iingat. Wala pa sila masyadong vision or information about TNC. Yeah, pero ang hirap din for TNC, humarap ng angle kung saan dialapag yung diversion. Kasi pag kontrolado yung top side. Kanina pa binabatuhan ng Star Shatter and Arrow ng Blacklist International itong side na to. Mid lane, di rin sila pwede magpunta rin dahil hawak ni Edward yung bush. Top lane, makikita sila ng tore. Unless dun sa bush, ilapag. Pero hindi pa aabot yung range na yun. May trap dyan! Ay, naku! May trap doon! Nakita sila! Napoke pa! Nangalati na ang buhay! At ang Lord very, very low na rin pala! At mukhang sino nga ba ang makakukuha nito kasi pumasok na si Edward! Hatred makakukuha yung kill onto the XP laner of Blacklist! Pero ang Lord si Sensui pa din! Siya ang makakakuha! Ohem! Pinapadala na ng mga shuriken! Pero ang bola-bola ni Nomad na naman ba ang mananalo this time? Hindi na! Dahil may Star Shatter sa kay Kalbon Tihaji kay Super Yoshi dito sa itaas para siguraduhin na mananalo siya. Yan ang Unli Dash! At tuloy-tuloy na nga ang pag-push dito ng Blacklist International. Minions na lang ang kanilang iniintay at magla-lockbase na sila. This time around, sa muling pagkikita, mukhang Blacklist International naman ang magiging masaya! 3 points secured para sa Blacklist International after that Game 3 victory against TNC. 1-1 ang naging score. Pangalawang pagkikita, panalo na ang Agents.